Okay, so good morning, good afternoon, and good evening. So sa mga diyante karon, so CSS selector na ta. Kining selector na discuss na yun sa part 1 na to sa CSS katong may mo select dai sa kanang ato ang tags or unsa pa man kon. Pero naa nay lima ka different types sa selectors manggod. Haron na i-discuss kaniya. Okay? So, CSS selectors are used to select the content you want to style. Selectors are the part of CSS rule set. CSS selector select HTML elements according to its ID, class, types, attributes, and etc. So, mo ni ato ang topic karong mga orasa ang selector. So, naka-discuss ko niya na lima ka selector. So, kinesi selector dahi is money ang mag-select sa content nga imuhang ganahang stylean. Kanang, for example, kinirang dapita, mayaho ang kinirang table, mayaho ang koloran, kinirang table, mayaho ang borderan, the rest is delete na. Yana. So, according to its ID, class, and types. Attributes. So, daghan pang inyo ang mahibawaan niya. Okay? So, there are several types of selector. So, muna yung gingon niyong na lima kabuok types sa selector. Ang CSS element selector, CSS ID selector, CSS class selector, CSS universal selector, and CSS group selector. So, kanang lima ito na i-discuss karon sa ito ang chapter karon. Okay? So, CSS element selector. So, the element selector selects the HTML elements by name. So, ang element selector is katunog yung mga tags. Muna na ito ang yahang i-select whole. Kita, for example, P, then, ano lang suod sa paragraph nga tags. Para mas abdan lang, let's demonstrate the element selector. Okay? So, part of your editor. So, ang editor di ay is kanang Visual Studio Code. Wala pa nina update. So, pasensya. And then, open sa web folder. Then select a folder. Okay, so na mag-create ko yung files. Then basic css.html. Sunod mag-type ta og html. Then did. Then title, then body. So, na tay basic nga structure sa ato ang HTML. Type. Then for example na tay H1 dere. So kung H1 P na lang, P. P or paragraph this style will be applied on every paragraph. Then ang isa, okay, so kana sa lang natay P nga P nga tags, then this style will be applied on every paragraph. Okay, so mao ni ato ang stylean karon ang paragraph nga tag. So mag-use ta og element selector. So element selector selects the HTML elements if mao man siguro to ang yang meaning. So yang selecton ang entire nga yang selecton ang tags. So tanan nga under sa tags niya or content sa yang tag
mass style na to. Okay. So, itong gamitan ang style niya tag. So, kung mag-create dipod mo o internal CSS kay Nazunay style. Na style niya tag. Ipusod gihapon na sa head. Ha? And then, ang yahang, unahon na to ang selector, di ba? Selector. So, sa selector na itong dawat na itong stylean. Iba ang P. Ini. Siya. So, itong ibutan diri P. Wala nila N kundi mo ingon ra ka o P. Then, open and close. Curly bracket. Ora na. Then, ato ang stylean siya, for example, of text dash alignment. Then, ato ang isinter siya. Then, ang sunod kay color, then blue. Then, save. Then, atong suwayan o right. Minsan na ito pareho. Kaya mura nga lumaneng ako computer karon. So weak may ang computer karon. So diyan na ang ato ang gigama ganina. So tanan entire na nga paragraph may ni color kay this style will be applied on every paragraph. So na blue na siya nga naka-align. So, wala na sa wala may line buhaton kundi okay, dahil ka na razong paragrapa inyong. Pero take note ha, kung ang kinipod is napumilaing paragraph, napumilaing PD ha, then, maapilan niya po na siya ha? Na, maapilan niya po na siya. Manay ka, kuhan sa element, element selector. Take note, kung paragraph inyo hang kuhaon, entire nga elements tags, tanan nga tag, tanan nga under anang tag nga nagamit niya na, is ma-style na ninyo, wala na ay kanang why exceptions nga na. So silang tanan ma-taga ninyo. Ma-colorants. Magwa ko rin sa ako ang na ha, take note ha, kung element gani tanan, depende sa imong element nga imuhang giselect. Okay, sunod CSS ID selector. The ID selector selects the ID attributes of an element, a HTML element, to select a specific element, and ID is always unique within the page, so it is chosen to select a single unique element. Okay, so kung mag-select ka o ganang ID, maggamit ka og hash character or hashtag o hash character. Okay, so ID na po ta. For example, third using. For example, okay ni kaya ito ang green on. Diba kay paragraph na dyan siya, diba? No? Ito ang usbun na into ka ng kini, asa lang i-comment? Kanang ag kini, ma-green, kini, ma-puwa, kini, mag-blue. So, magamit ta na og ID selector. Kay para na kabutan nito dapat unique siya ha. So kung saan man siya, so sud sa imong tag na attribute nga ID, then equals to imong pangan sa imong ID. Bisa kung sa imong pangan ninyo basta unique lang, example red text, then there is ID hapon nga blue text, then there is ID nga green text. Sagon sa ranan yung panganlan.
So kung atong i-refresh tong atong website, so na dire tanan. Walay lami. Dud siya kay natanan dire din wala pa siya ka color. So ato na lang coloran siya using the ID selector. Kung maggamit magani magcolor magani mo ID selector, dapat na ay hashtag sa una. Hash din ang inyohang ID name. So para na is una is red text. Na. So na natay una nga ID which is ang red text. So ato ang i-text alignment siya. Nga nasa center. Then ang color niya is blue. Red. Then isa na po hash then a blue text. Text dash alignment center niya puntan then color then blue. Okay. Blue then ang isa is green text. Text then green man siya so text alignment does alignment center then color then green sorry so save then refresh your file then wow hindi na naka red siya naka blue siya naka green so mo ni ganindot po ni ID kay ma specific na to ang iyahang ato ang dapat lang stylean na muna ang ID so mag-use na siya og hash nga character ha basta alin na sa CSS then sa RSHTML na ay attribute nga ID niya gamiton din panganli lang ninyo og unique nga pangan sunod ang class selector. The class selector selects HTML elements with a specific class attribute. It is used for period characters, full stop symbols, followed by the class name. Ang next na to kay ang class selector. So take note that a class name should not be started with a number. So dapat dili mo mag-start og number ha. So character lang. Pwede pa mo character din sunod number. Okay? Take note na ha. Kaya rita sa ito ang editor. So, ito sa ning i-delete. So, ang class na itong gamiton, ito ang gamiton karon is class selector. So, ang class selector is na dyan ay dot o period sa kanon. And then, take note, ayaw dyan magsugod o numbers. Okay? So, saan mo na paggamit ng class? Ito lang ibalik to. So, for example, dire is natay H1. Then, pangalan na to, this is the class attribute. Na? Then, sa sud nga na sa H1, butangin na o class nga attribute. Then, pangalan niya, for example, text class. Sa tuwang CSS is, di ba nakabutang dito nga mag-start siya o period. Muna nag-ID siya pero hash ang ID. Ang class is dot o period. Then, pangan sa tuwang class nga text, class. Then, open and close curly bracket. Then, ato na siyang stylean. So, ato ang stylean siya nga font, the size, 20 pixels, then color, gray na lang. And then text alignment, okay, center. Then save, then refresh. Okay, refresh. Okay, so nanadri ato ang class. Mora kaya po siya sa ID, pero
kuan man gud ang class, mas nindot gamiton ang class para na. Same naman po sila hinon sa ID. Pero nasa lay kalahian ha. Ang ID is hash, hashtag or hash nga character, then ang class is dot or dot maguna sunod ang class name. Unay kalibog na po ito nagsa. Okay? Sunod. Sunod na to is ang class selector for specific element. If you want to specify that only one specific HTML element should be affected, then you should use the element name with class selector. So for example, mo ni gitawag ang class selector for specific element ha. For example natay sana yung delete ton or house ang i-comment. Delete na ito ni. Okay, comment. For example, og na atay H1. This heading is not affected sa coronavirus. Mita joke. Then P, this paragraph is blue. And center aligned. Now, saan man siya pag gamit? So first natong buhaton is mag gamit ta og P. Nga. Wait day. Dapat na siya ay class, di ba? So class, then pareho na ito sila. What if huwag na pareho nga class? Pareho siya nga class, pero dapat kiniray ma pana ninyo ma coloran. For example, uga na tong gamiton be. That center then sa to align text dash align ato sa center then color kay blue. So kung ato i-save na i-refresh. Okay, this heading is not affected. Pero na-affected siya na blue tanan nga naka-center. So, ito ang specific ra sa iyahang class. Kung saan mo pagkahi mo, ana. Pwede ta mo kuha og element. Depende sa iyang class. So, ang imong buhaton niya na, unahon, kuha o na to ang element na to, nga ato arang stylean. For example, ang element ra nato is ang pire ato ang coloran ato ang center line. Then naay class nga center. So dapat unahon nato ang ato ang element tags o tag. Then that kato ang iyahang class para kana arang pinga tags nga naay class nga center ang makaloran. So, ito ang save, then refresh. So, mauni ang nigawa. Skiniram P, paragraph na tag, nga na ay class name nga center. Para dili na mapiktuhan tong isa ka class name na to nga center. Pero, H1 la po yung butang dire. That center. Ora na, same ragya po na. Okay, muna. Next. CSS Universal Selector. The Universal Selector is used as a wildcard character. It selects all the elements on the page. So, money mo select sa entire elements of page. So, murag, nindot ni siya kayo. Murag, naano ni tanan sa ito ang guhaan ka ng asterisk money itong gamiton nga selector. Sa itong previous nga kuhan, ID, element, o katong specific class, maggamit to siya ang mga tags, characters nga dot, then ang mga class name. Kini, wala na gamit ay nga class name. Ang nyo lang itong buhaton, ulit sa ina to, for example ka na, kung ka na entire nga suod nga ng inyong, suod sa inyong body, inyong kolora na dun na, kausahon na lang ninyo o gamit ng asterisk or star, then
kato ang inyong color. So color na green, for example, green. Then font size ay 10 pixels. Save niyo na i-run. Tanan nga na dere naka-green. So din niyo makita kay gamay kayo tong padak-an. Ato sa text align. Then center, then ato aning pipil. Save, refresh. So tanan nga mga swat diha or mga tags na kuan niya na nakuloran na alignment yan na wala na idaghan pa mong mga puti-puti on kung kanang universal niyong gamiton. Automatic na siya nga mo color depende sa inyo ang gibutang diri sa ato ang CSS. Okay, mo niya ang universal ha, naka star character ta or times character or ambot on sanang banana. Okay? Next is group selector. So ato ang group selector is common na pud ni sa mga developer pod. Mura na po niya siya o ganang mura na siya o sitawagan ni kanang universal selector pero naka-group siya depende kung saray mo ang koloran. For example, ito siya ng pad ko ni. Ayan, sorry. For example, kini. For example gini. So daghan kaya na siya. What if katong group ni siya ra diri. Then lahion po ni nato siya. Kung ato ang lahion ni siya P kaya nato yung the size na 50 pixels. Then kini silang tanan ato ang i-group. So ang sama na nato pagbuha. Sa'yo na siya pagbuhat. Kinasaya na siya. For example log dili na siya mga ID. Ato ang ibutang lang puro paragraph na siya. Itong delete ni. Ang delete ni na to. Eh, ano? Kini siya, for example, og, ang H1 na to, kay na ay color nga green. Then, ang P na to, kaya na ay color nanaday sa ibabaw P P then ang H2 na to kaya na ay color nga color nga ano sa may line color ani green yellow na so katong i-save na wala tay H2 then save, then run or refresh sa inyong browser. Okay, okay, continue ta. Sorry sa distraction ganun na lang eh. natay sa ko dapit, so natay this heading is not affected, so tanaw na to diri tanan naka nanay tagsa-tagsa di lang mga CSS styling. Kung gusto na ako nga parihuon ni sila, for example, ini tanan mahimong blue nga na ay text alignment nga center. Ayan na lang. So kung i-save na, i-refresh, tanan nga nga nga. Pero gusto na ho nga pareho ra mangud ni sila kini kini pareho ra sila. So gamito na to ang group selector na to. So which is unsa man pagbuhat na to. Tanan nga tags i-combine ra na ninyo. So P then comma then H1 then comma H2.
So i-group na nato silang duha kay pareho raman silang nailanglan og color nga blue. Delete na nato. So gamay na lang ang ato ang code diha sa ato ang CSS kay ato anumang gi-group selector siya. I-refresh na to maura gihapon. So ato ang i-text alignment siya font text just align. Guys, enter, save, then refresh na. So nga na ang gamiton sa group. For example, og na kay lain diri nga tag nga h5 then wala wala sa group. Na wala sa group pero ato ang koloran siya h5 today ayan na lang i-alignment so font dot size then 50 pixels then ay color nga ito ang blue violet. Okay, wala na siya karon ang group selector. Next is wala na. So that's all for the selectors. So timan e ang katong ato mga selectors. So na ay 5. So unom tong example manguruho ang nakuan appeal ang 5 or 5. 5 siya. 5 siya. Ang CSS element selector, ang CSS ID selector, ang CSS class selector, og CSS universal selector, og CSS group selector. So, thank you for watching. Then, pagtuon lang po. Good luck!